Mga nakaka-excite na eksena ang inaabangan sa abot kamay na pangarap. Dahil nga unti-unti na naglalabasan ang mga sekreto ni Moira at Zoe. At inaalam na din ni Dr. RJ ang tungkol sa kanyang pagkalaglag sa hagdan dahil pumunta ito ng police station para alamin ang kaso ngunit sinabi sa kanya ng police na sarado na ang kaso at walang may kasalanan sa kanyang pagkakalaglag ayon sa nakita nila sa CCTV dahil ang police na kausap nila ay binayaran din ito ni Moira. Samantala kinausap ni Dr. Carlos si Doc Linden tungkol sa kanyang natuklasan na si Dr. Linden nga ang gumagamit ng morphine at possible niya ito tanggalan ng lisensya ng pagiging doktor ngunit sinabi dito ni Dr. Linden na hindi niya ito pwede gawin dahil alam niya na may sekreto ito si Dr. Carlos na mag-ama sila ni Zoe ngunit hindi natakot si Dr. Carlos dahil ang sabi niya ay hindi niya ikakasira ang pagkakaroon ng anak sa labas at hindi siya natatakot na malaman ito ng lahat. At kinausap naman ito ni Dr. Carlos si Lynette na kung sakali daw na may malaman ito sa kanya na hindi maganda tulad na lamang na may anak siya sa labas ay magagalit ba ito sa kanya at sumagot naman ito si Lynette na hindi basta magsabi lang ng totoo at huwag lang sana kasing tulad ni Zoe kung sakali man na may anak ito sa labas dahil kung mangyari iyon ay mas mabuti pa na hiwalayan niya na lang ito si Dr. Carlos kaysa magulo pa ang buhay nila ni Annalyn at napangiti ito si Dr. Linden sa kanyang narinig dahil alam niya. Takot ito si Dr. Carlos na magkahiwalay sila ni Lynette. At agad ito pumunta sa opisina ni Lynette para kausapin ito tungkol sa sekreto ni Dr. Carlos at sasabihin niya na sana ito kay Lynette ngunit bigla naman ito pumasok si Dr. Carlos kaya dito na magduda si Lynette kung ano ba talaga ang sekreto na dapat niya malaman tungkol kay Dr. Carlos kaya magkukwento din ito kay Giselle at dito na sila magsisimula mag-imbestiga.At itong si Zoe ay napasugod din sa East Ridge para kausapin si Dr. Carlos at habang nag-uusap sila ay bigla ito pumasok si Lynette at Giselle kaya dito na lalo magduda si Giselle kung ano ba talaga ang sekreto ni Zoe dahil nakaraan ay nahuli niya rin ito nakausap si Dr. Linden at alam niya na nagsisinungaling ito, at lalabas na rin ang cellphone ni Dr. RJ at ayan pa ang dapat natin abangan kung nagustuhan mo ang kwento na ito ay mag-subscribe ka na para lagi ka updated sa ating mga panibagong kwento sa abot kamay na pangarap.